inaanyahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ika-75 anibersaryo ng Philippine Air Force sa Clark Air Base sa Mabalacat City sa Pampanga kanina. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV Balitang Amyanan. Mel, sa selebrasyon ng 75th founding anniversary ng Philippine Air Force, hiling nila sa bagong administrasyon ang patuloy na pagsuporta sa modernization program. Maula ng panahon nang dumating si President Bongbong Marcos, bandang alas 4 ng hapon, sa 75th anibersaryo ng Philippine Air Force Haribon Hangar, Clark Air Base dito sa Mabalacat City, Pampanga. Ito ang unang opisyal na aktibidad ni PBBM bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. Dito, kinilala ng Pangulong ilang mga opisyal, enlisted personnel, civilian human resource at PAF units na may katangi-tanging ambag sa pagbibigay serbisyo sa bansa. Ibinida sa Pangulo ang mga bagong kagamitan ng Air Force at ang mga programa at plano para sa pagpapatuloy ng modernisasyon ng Philippine Air Force. Sa ngayon, mayroong mahigit 50 aircraft asset ng Philippine Air Force, kabilang dito ang fighter jets, attack helicopter, utility helicopter at close support helicopter. Inaasahang darating ana sa 20 karagdagang aircraft asset sa bansa ngayong taon. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi nito ang kahalagahan ng pagpapalakas at modernisasyon ng Philippine Air Force, lalo na sa pagbabantay ng teritoryo ng bansa. Marami pa po tayong modernization program na ipapatupad at ipinapatupad po ngayon. And we're hoping that this will continue for the next years to come. Mel, dumating din sa selebrasyon si dating Pangulo at ngayon Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. At yan muna ang latest mula dito sa Pampanga. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV Balitang Amyanan. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.